Ipagpaumanhin niyo po. Ama Pura, ako po si... Jezebel? Nais ko po sana... Magkapaa! Paano niyo po? Nalaman? I had dinner with Becky's father, Enrico. May bago ba kayong business deal? Siya ang may business proposal. Fredo, you have to seal the deal. Fredo? Napatawarin niyo po ako. Ayoko po kayo biguin. Pero po una po ang desisyon ko. Gusto ko po talagang magkita. Alam mo na siguro ibig sabihin niyan. Ang mahiwaga punta sa magbibigay sa iyo ng mga ninanais mo ng mga paa. Pag sinuot mo ang puntas, wala ka ng buntot. Thank you! Yes, I will marry you! Mga sirenang marurupok sa pag-ibig, ako ngayon ang kakapit. Jezebel, yun ang kapalit ng mga paang binigay niya sa'yo. Ina! Bakit ka pumayag na gawin niya sa sarili mo? Ina, wala na pong ibang paraan. I knew it! I knew this would be the day! Alam mo magpo-propose ako sa'yo tonight? Well, nakasalubong ko kasi yung secretary mo sa favorite jeweler ko. And she told me that ipapresize daw niya to, to my size. Doon palang bustado ka na eh. So, I had the ring reset dun sa design na gusto ko. Jezebel, lalong hindi ka pwede dyan sa lupa. Na ganyan ang itsura mo, malulupit ang mga tao, Jezebel. Ibang-iba sila sa atin. Sasaktan ka lang nila, nasisiguro ko sa'yo yan. Hindi po, Ina. May tiwala po ako sa kabutihan ng mga tao. Alam ko po na hindi nila ako sasaktan. Maniwala po kayo sa akin. Una po ang desisyon ko. Kaya pala nag-iba itsura niya nung dumating sa akin. But I think it looks better now. So when are we gonna get married? I want to get married as soon as possible. No. Ayoko nagmamadali tayo. Gusto ko planuhin natin ito na maayos. I want everything to be perfect. Don't worry, okay? I'll make sure everything will be perfect. Okay? Spell na. I love this ring! Hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi mo na talaga ako mahal, pare. Pagbalit mo ako sa tagalupang yun. Hindi po, Ina. Mahal ko po kayo. Kailangan ko lang po sundin ang nararamdaman ko. Ang sinisigaw po ng puso ko. Jezebel, hindi mo alam ang sinasabi mo. Paano pa ang pwede kong sabihin sa'yo para hindi mo gawin ito? Mali ito, Jezebel. Mali itong ginagawa mo. Na rin ng Jangga. May kailangan kayong malaman. Ano yan, Osaro? May isang sirenang lumabag sa ating mga batas. Anong paglabag ang sinasabi? Ina, patawarin niyo po ako. Isang araw po, magkikita uli tayo. At kasama ko po si Fredo. Binibigyan ko po sa inyo na magugustuhan niyo po siya para sa akin. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Jezebel. May mga tao, Ina. Wala ka na natin umalis dito. Hindi na tayo pwede nakita. Mapahamak tayo. May narinig ang aking mga taga-bantay. May mga hipon na nagkikwentuhan sa may koralyo. May pangahas daw na sirena na nagpalit ng anyo. At ang sirena ito ay naging tao. Naging tao? Jezebel, halika na!
Hindi yan ang mundo mo. Sumama ka na sa amin. Hubarin mo na ang kabibingyan. Halika na, Jezebel. Hindi po, Ina. Patawarin niyo po ako, pero muna po ang desisyon ko. Hahanapin ko po si Fredo at ang tunay kong ina. Sana po maintindihan niyo ako. Anak, halika na. Sumama ka na sa amin. Nakikiusap ako. Halika na. Pero si Jezebel, Ina, patawarin niyo po ako, pero hindi po ako sasama sa inyo. Hindi ka siya pwedeng iwan dito. Jezebel, ingat ka. So what happened? Did everything go as planned, you? Niyaya ko siya magpakasal. And she said yes. Good. Very good. Si Jezebel, talagang iniwan na niya tayo. Talagang pinagpalit na niya ang dagat para sa lalaking yun. Tama na po, Ina. Magandang alon sa inyo, mga tao! Sasalita. Amoy malansa. Di ba na maliliit na tayo? Kay bilis na panahon. Parang kailan lang nung dinala ko siya dito sa Serenea. Isang munting sanggol. Nasanay ako na sa akin umiikot ang mundo niya. Pero ngayon, ito yung malaki na siya, parang napakadali na sa kanya magdesisyon na iwanan tayo. Mahal na mahal po kayo ni Jezebel. Pero mahal niya rin ang tagalupa. Well done, iho. I'm really proud of you. You know I'll do anything and everything for the company, Dad. Just for the company, Fredo. It's for Betty's father. Ikaw lang ang mapapagkatiwalaan niya para kay Betty and his company. Ang tagalupang yon, hindi siya karapat dapat ibigay. Sasaktan lang niya si Jezebel. Masasama ang mga tao. Baka naman iba si Fredo. Fredo, huwag kang mag-alala. Ganyan din kami ng mami mo. Pinagkasundo kami. And we fell in love. And it worked. Hindi iibigin ng tagalupang yun si Jezebel. Masisiguro ko. Lalo na ngayon, nag-ibang itsura niya. Hindi niya dapat ipinagpalit ang pagiging sirena niya para sa isang walang kwentang lalaki. Wala sa taas ng dagat ang kaligayahan niya. Dapat makinig na lang siya sa akin. Dapat hindi niya tayo iniwanan. Thank you.
Boboy! Boboy! Nasaan ka? Ay, ano naman tong batang to? Boboy! Boboy! Nasaan ka? Chang, nag-iigib po ng tubig! Nag-iigib? Kaninang-kanina pa kita inuutosan? Nakaalis na yung tiyong mo? Na hindi nakapaligo? Chang, haba po kasi ng pili. Ang sabihin mo, nagtarakros ka na naman. Chang, wala po kasi akong magawa eh. Haba nag-iintay. Aba, sumasagot ka pa ha? Manang-mana ka talaga sa nanay mo, Suwael. Ina, kumain naman po kayo. Kagabi pa kayo hindi kumakain eh. Hayaan mo muna ako, Candy. Alam mo naman hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na hindi nagpapigil si Jezebel. Anong ginawa ng iyong ampo na hindi mo mapigilan, ha, anak? Wala po, Reyna Janga. Nagkakwentuhan lang po kami ni Bukalutin. Nasaan ang iyong ampon? Oh! Nanay ko na naman! Chang! Wala naman po ginagawa nanay ko ah! Dahil wala siya dito, iniwan ka na walang pakundangan. Hayop siya? Chang! Hindi po siya hayop. Umalis po siya para mabuhay ako. At pati kayo! Pasalamat nga kayo kumakain tayo eh! Na hindi man lang kayo pinapapawisan! Anong sabi mo? Lumalaban ka, ha? Lumalaban ka, ha? Hayop ka! Hayop ang bata ka, ha? Huwag niyo po siya saktan! Huwag ka mag-alam! Hayop ang batang to! Hindi po siya hayop! Maaga siyang umalis. Nagpunta sa mga kuweba. Naghanap ng halamang dagat para sa pananghalingan namin. Halugugin ng mga kuweba! Hayop ka! Kayo po ang hayop! Ano sabi mo? Kayo po ang hayop! Halimaw! 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 Hindi ako halimaw! Isa ako sirena! Ipagdasal mo na hindi kita muling mahuli ng sisinungaling bala. Siguraduhin mo nagsasabi ka ng totoo. Nakabantay ako sa'yo at sa taksin mong ampon. Jezebel, sino ka? Ako naman si Buboy. Ba't ganyan ang mukha mo? Bakit? Ano bang problema sa mukha ko? Wala lang naman, pangit lang. Parang ikaw, pangit? Bakit ka ba sinasaktan ng ina mo? Sinuway mo ba yung utos niya? Hindi ko siya ina. Tsahin ko siya. Tsaka hindi ko rin naman sinusuway ang mga utos niya. Hindi lang talaga kompleto ang araw niya, hanggat hindi niya ako sinasaktan. Eh bakit kailangan mo mag-iis sa kanya? Hindi na! Saan ka ba galing? Ba't bigla ka na sumulpot? Diyan sa karagatan, dali sa akong sirena. Oh, talaga? May balitang nakarating na may isang sirenang pumanik sa lupa at naging tao. Siguraduhin mong hindi si Jezebel. Sirena ka? Baka may toyo ka lang! Toyo? Anong toyo? Mahirap mo naman kausap! Tama pala. Salamat sa pala sa pagligtas mo sa akin, ha? Anong ulit pangalan mo? Jezebel. Ako si Jezebel. Ha? Jezebel! Ay! Mahirap naman pangalan mo! Palitan natin! Isabel! Isabel! Yun na lang palayo mo! Isabel na lang! Isabel? Talaga? Ako si Isabel? Wow! Ba't ka nakaubad? Huh? Oh, yan. Nakadamit ka na. Hindi ka na nakabold. Hali ka na. Baka mabutan pa tayo ng tiyang ko. Ang ganda-ganda naman ito. Maganda ah! Damit ng tiyang ko?
ako nagkaroon ng baha? Eh kung may buntot ba ako, tapos nandun tayo sa ilalim ng dagat ba? Bangusapan yun. Okay, 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 okay. Right away, right away. Sige. Oh, sir. Yun. Morning, sir. Parang haba yata ng isang linggo mo, ah. Napasarap, sir. Ha? Isa lang tatanayin ko sa'yo, gusto mo pa ba magtrabaho sa akin? Gusto pa, sir. Sigurado ka? Sigurado, sir. Sa tayo mamaya. Okay, sir. Sirena ka ba talaga? Eh, anong ginagawa mo dito sa lupa? Hinahanap ko ang aking ina. Ang aking tunay na ina. Ampun ka? Bampun rin pala mga Sirena? Ang sabi, dating Rey ng Sirenea daw ang aking ina. Kaya lang, pinili niya maging tao. Katulad niya, gusto ko rin maging tao, kaya tumutong ako dito sa lupa para mahanap ang aking ina at ang aking prinsipe, si Prinsipe Fredo. Prinsipe? No. Anong klaseng prinsipe? Isang prinsipe na napakaamo ng mukha. Napakakisig niya. Napakaayos. Walang maipipinta sa kanya. Graduate na po yung anak ko. Maraming maraming salamat po, sir. Diba? Ang kanyang mukha, ang kanyang ilong, ang kanyang malambot na mga labi. Naiisip ko pa lang siya. Nang lalambot na itong buntot ko. Nice. Sabihin niyo sa kanya magtrabaho na siya para naman makatulong sa inyo. Buntot? Anong buntot? Baka tuhod. Nang lalambot ang tuhod mo. Paa! Tuhod, lewang, balikat, tsaka ulo. Sir, baka naman po pwedeng dito na magtrabaho ang anak ko para mabantayan ko siya. Mang Albert, nakalimutan niyo na ba yung company policy natin? Hindi pwede magsama sa loob ng isang kumpanya ang immediate family relative. Sasapabayaan niyo sa dumiskarte mag-isa niya. Buhay niya yan. Nag-iisa po kasi yung babae yun eh. Maniwala ka sa akin. Mas makabubuti sa kanya yun. Oo nga, naglalambot ang tuhod ko. In love ka sa kanya, no? Loves? Oo, yung mahal mo siya. Halata naman eh. Pumupuway pa nga yung mga mata mo. Pag sinasabi yung pangalan. Ayan. Good morning, sir. Good morning. Sir, here's a financial statement last week. Here's your schedule for today. And here's your coffee for this morning. Anything else, sir? What's for the action? I just got sick today. I'm just moving on. Thank you, sir. Mas okay mo si Lance. Pangalan pa lang yun, ha? Para ka lang may amats. Amats? Oo, yung amats yung parang nasenggo. Alam mo ba na isa yan sa mga dahilan ko kung bakit gusto ko magkapaa at tumutong dito sa lupa? Dahil alam ko na siya'y makakatupad ng mga pangarap ko. Sir, sit down. Thank you. Oh. Sir, I'm really sorry, sir. Nandito ka pa. Didn't you get the memo? Dapat kahapon ka pa wala rito. Siya lang ang tangi kong mahal. Ang aking prinsipe. Si Prinsipe Fredo. O baka talagang hindi ka lang marunong magbasa. As of yesterday, klaro naman siguro dapat sa'yo na wala ka na. You've been fired since yesterday. I don't know kung sino naninira sa akin, pero... Saan mo? Alam mo ba kung saan mahanap yung prinsipe mo? Sa Maynila. Maynilang? Hindi, Maynila. Maynila? Oo. Kasi... doon nakatira ang lahat ng mayayaman. Baka doon nga nakatira yung hinahanap kong prinsipe. Teka. Ginagawa mo pang sinungaling ang financial statements ng last quarter of 2007, diba? Anong kala mo sa inimdesign mo? Candy? Ganong kadali lang, ha? O baka naman gusto mong patawag ko pa yung sekretarya mo? Papuntahin ko rito at maglunod-lunod na naman dito ay umiiyak dahil sa mga advances na ginawa mo. Sir, please. Ano, huwag naman po, nakakaya. You're fine. Sir. Go.
5. Sir? Sleep. Sir, please. Go! Sir. Go! Talaga? Gusto kong pumunta doon. Gusto kong sundan ang prinsipe ko. Hindi ganun kadali yun. Bakit? Malayo kayang Maynila. Pero, doon ako pupunta. Isama mo ako dyan, sasama ako sa'yo. Tara na. Isa mo! Ang sikip-sikip naman dito. Kuwari, nanay kita. Bakit? Basta, umuo ka na lang oo sa lahat na sasabihin ko. Pag may nagtanong sa atin, umuo ka na lang oo, ha? Oo, anak! May tao! Kana tayo! Ay! Huwag ka tatanga-tanga! Maaring makalusot sa akin ang Tridon na sirena na umakyat sa lupa. Kailangan malaman ko kung sino siya. Pero paano niyo malalaman yun, Ina? Isa lang ang kilala ko na may kapangyarihan na magbigay ng paa sa isang sirena. Si Amakura. Ay! Tikit, mawala pa yan. Ako pa nagbayad dyan. Ikaw talaga yung Stokwa? Stokwa? Stokwa! Yung illegal. Walang bayad. Walang tikit. Sabit. Go away. Natitiyak ko na may tuturo niya sa akin kung sino ang walang hiyang taksyon ni Serena na humingi sa kanya ng paa. Usar, ihanda ang kawan. Pupunta tayo sa kuro ni Amakura. Opo, mahal na rin. Aalamin ko kung sino ang traidor na sirena na mas ginusto pang maging tao. Wala siyang kawala sa akin.